Kuha nga kita ng cake mo para sumaya naman yung mood mo, ate. Thank you po. Lizelle? Kuya. Anong ginagawa mo dito? Ate. Ma'am, saan ko po ilalagay ito? Ay, ito na. Okay lang, salamat. Oh, wow! Napunta ka lang sa tatay mo? Meron ka na kagad instant PA at driver? Bakit hindi mo na kaya magbuhat ng sarili mong gamit? Eh, dati naman, nagbubuhat ka lang ng basura, di ba? Ito, nakikiusap ako. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Ganun ba? Ate, tama na, please. Why don't I just greet you a belated happy birthday, Lizelle? Isinawang pa talaga yung anak ko, no? Para ano? Para pakitaan ang yaman ng tatay mo? Apihin? Yabangan? Ate, hindi ako pinalaki ni Mama ng ganyan. Hindi ako ganyan. Lizelle, tama na. Sumasagot ka pa eh. Mabuti pa, dun tayo sa may likod para mapag-usapan natin ito ng mahinahon. Di ba, Andre? Ken, please. Problema ng pamilya, huwag ka muna makialam. Sorry ka na. Nagulo ko pa yung shop mo. Esensya din. Hindi mo nakapag-reply sa'yo agad kasi yung phone ko nasa locker. Na-warningan sa anak kita. Dumaan lang naman ako dito para mag-thank you sa cake na pinadala mo eh. Para sa'yo nga pala to. Bili ng lugar na to. Kapagpatirik ng munting bahay, punoyin ng pananimang mga paligid. Katapos noon, sabay natin palalaki ng mga anak natin dito. Kasama ako sa mga pangarap mo? It's just unfair, Andre. Just look at her. While we all have to work hard and bleed para makuha ang lahat ng gusto natin, she just comes to the silver platter. Walang kahirap-hirap, walang ka-effort-effort. Salamat, tita. Alam ko na, titimpla kita ng kape. Mukhang bagay dito sa dala mo. Hindi na siguro. Alis ka na agad? Sa susunod na lang ako dadalaw ulit. Ate, huwag mo na lang isipin si Lizelle. Huwag mo na lang pansinin. Paanong hindi? Ang saya-saya niya ngayon. Finally, magkasama na sila ng tatay niya. At the expense of our family's reputation, my job! So, Andre, pero asa ka pa, may pakialam yan sa ating si Lizelle. Babe, dadaan ako sa grocery. May gusto kayo pabili. Babe, alam ko yung tingin na yan eh. Ba't kasi binaliwala mo yung pagbisita ni Lizelle?
Para ka nakakabastos. Nakita mo naman, babe, di ba? Munti ka na naman sila magsabong. Kaya sana hindi ka na lang nag-take sides. Babe, mas malaking problema ng ate ko. So natural, sa kanya ako aalalay. Alam nga naman makipag-chami-chami pa ako kay Lizelle, di ba? Babe, sorry, pero hindi ko matatanggap yung excuse mo. Hindi mo naman kasi maintindihan eh. No, Andre. Gets ko. Gets ko yung pinagdadaanan yung magkakapatid. Ang hindi ko gets, yung reaction mo tuwing nakikita mo si Lizelle. Babe, nagsinungaling siya sa akin. Pinagsabihan ko siya na huwag niya munang hanapin yung tatay niya. Otherwise, magkakagulo niya naman. Babe, tatay niya yun. Kaya sana sinuportahan mo na lang siya dun. Hindi mo ba naiisip, ha, na all this time, she's been supportive of you, of us. Nung nakita niya tayo sa kondong magkasama, tinanggap niya yun. Tinanggap niya kung ano talaga tayong dalawa sa isa't isa. Without a question. Kaya sana, kahit yun man lang, pabigay mo sa kanya. Melba! Melba! Ate. Oh. Ate. Ano ba, napahaba yung tulog ko? Ba't di mo kong ginising? Kailangan ko pang tumao sa junk shop. Okay lang po, ate. Nandun na po si Paeng. Nakalis na si Paeng? Opo, kanina pa po. Yung kaha? Bigbig niya? Opo, ate. Teka po, initing ko po yung ginawa niyang turmeric. Pinagtimpla ko ni Paeng ng turmeric? Opo, initin ko daw po. Painom ko sa inyo pagkagising mo. Kunin ko po. Simula ngayon, tutulungan na kita dito. Ako na mag-aalaga sa'yo. Babe, relax ka lang. Ayaw mong mag-away tayo dahil kay Lizelle. Exactly. Pero nakakadismaya lang na pati ikaw, hindi interesado para magkaayos kayo ni Lizelle. Eh, kasi nga pinipilit mo. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo eh, not to get involved. Kasi ayoko pati ikaw madamay sa gulo at pati tayo mauwi sa away. Kaya pwede ba, Ken? Huwag ka na lang makialam sa problema ng pamilya ko. Makialam? Hindi lang ba tingin mo sa akin, Andre? Na nangingialam lang ako sa pamilya mo? Hindi. That's not what I meant. That's exactly what you meant. Ngayon, naiintindihan ko na. Kaya kahit noon pa, ayaw mo kong pakilala sa pamilya mo. Dahil hindi pamilya ang tingin mo sa akin. Jomar, gusto kong makausap si Engineer Masangkay. Papuntahin mo siya dito bukas. Sabihin ako si Ms. Alano. May problema ba sa bagong ilog quarry? Naalala mo yung lugar doon na ayaw ko yung pag-alaw. Yung gustong bilhin ni Gloria? Oo, ngayon gusto ko nang magpatayo ng bahay doon. At doon titira si Gloria. Ibang-iba na talaga ang ihip ng hangin, ha? Noona, halos isumpa mo si Gloria. Ngayon, gusto mo siya ipagpagawa ng bahay. Binago ka na talaga ng pag-ibig, Peter. Kahit kailan naman, eh, hindi naman nabago ang pag-ibig ko kay Gloria. Eh. Talagang naninibago ko, Bes, kasi yung inaanak mo tumawag kaninang tanghali para i-remind sa akin yung gamot ko. O, diba? Ang saya ng pakiramdam nang inaalagaan ka ng anak mo. Pamartir-martir pa kasi ito eh, pero sa kaloob-looban naman niya. Gusto niya talaga magpaalaga sa mga anak. Siyempre naman, Bes. Ayoko silang obligahin. Eh, matigil pa naman akong alagaan kasi hindi
pa naman malala yung sakit ko. Pag andun ako sa stage, katulad ng mga pasyente nakita namin doon sa care facility, yun ang mahirap. Ba, huwag mo nga isipin yan. Matagal pa yun. Hindi rin natin alam, Bes. Kasi nararamdaman ko maya't maya, lumalabas na yung mga sintomas. Madalas nga kung hindi pa sabihin sa akin, hindi ko mapapansin. Katulad nung kinikwento ni Paing tungkol sa cellphone. Bes? Bes, bahala na, Bes. Basta ang importante sa akin ngayon, ang saya-saya ko. Kasi parang ang laki ng pinagbago ni Paing. Otay, last 3 kilo, tipor. Marami-rami ang benta mo ngayon. Kaya susunod, marami pa. Kayo. Salamat po. Kahit mga plastic, ilagay niyo na dyan sa likod. Okay po. Sana nga magtuloy-tuloy na. Naniniwala naman ako, Bes. Mamaya dyan, siya pa makapagpabagal ng progress ng Alzheimer's mo. Eh, bawa siya sa stress, di ba? Sana. Ikaw na, tumira ka. Oh, saan ako hinto? Dyan. Tama. Ay, ikaw na. Sasamahin niyo na yung ano, karton ha, yung plastic. Para pagdating ng truck, isasakay niyo na lang. Aha. Apo. All work, no play? Kakamatay ko to ha. Mukhang marami-rami naman ako nagawa ngayon eh. Hindi naman siguro masama kung... Boss Paing. Pasensya na po ngayon nakabalik. Oh, anong tingin-tingin mo dyan? Wala po, boss. May reklamo ka? Hoy! Hindi lang ikaw ang pwede bumali dito, ha? Tsaka, totoo ba yung nasabi mo kay Mama? May sakit yung nanay mo? Apo, boss. Siguraduhin mo lang yun, ha? Sige na. Pabalikan na sa trabaho. Daling ko na to, ha? Diretso na uuwi. Ah, sige po. Pero maganda po sana mag-iwan kayo ng kakaunti. Baka po may dumating nanay, mga ngalakal. Eh, meron din naman dun, di ba? O, ano na naman yan? Ilista ko po yung bali ninyo, pati po yung pera laman ng sobre. Eh, bakit inilista mo pa? Para po ma-account. Bili ni Mami Glo. Ako na magsasabi sa kanya. Nagmamarunong ka na naman eh. Yan, balik na sa trabaho. Extra ako dyan, pero 60K lang. Just look at her. While we all have to work hard and bleed para makuha ang lahat ng gusto natin, she just came to the silver platter. Walang kahirap, walang ka-effort.
It's official. Si Ma'am Razon yung bagong head teacher. Wait, what? Why? Akala ko ba sa'yo unang in-offer yung position na yun? Oo eh, pero di ba nga? Nalate ako ng confirm na interesado ako. But don't worry, it's gonna be okay. Oh, what's wrong with you? What's wrong with me? It's not okay, Chad. Sinusubukan kong maniwala sa'yo that everything's going to be okay, but it's not. The reality is, hirap na tayo. At sana makakatulong yung promotion na yun sa atin. Di ba nga, Han? Suntok sa buwan lang naman yung paghabol ko sa promotion na yun. Tsaka nag-a-apply naman ako ng online job. You really think an online part-time job could save us? Yes. Nakwenta ko nung magkano kikitain ko. And I believe it will be enough to pay for everything. No, it won't. It won't be able to cover this. Giselle, I want you to meet Attorney Estacio, kaibigan ko, ang anak ko si Giselle. Siya mag-aasikaso ng pagbabago ng pangalan. Oh, let's start. Sige. Let's start, ha? Pahingin ng coffee. Okay. Ipapaluanag ko sa'yo ang proseso ng adoption mo, Iha. Ano to? Bumili ka ng lote? I bought that after I got my promotion. It was supposed to be a surprise for you, NC. Yung dahilan kung bakit hindi ko mabitawan yung trabaho ko. Ito ba, Amanda? Ito ba dahilan kung bakit parating may nitang ulong sa akin? Dahil hindi ko kayang bayaran ang lote na ikaw naman na nag-decide na bumili? You, it was supposed to be a surprise. Oo nga! Na-surprise mo nga talaga ako! Amanda, hindi ka dapat bumibili ng mga ganito na hindi ka nagkukonsulta sa akin. Asawa mo ako! Bitiwan mo to. Hindi ko kayang bayaran niya. Chad naman! Pumayag na nga ako na bitawan yung kotse. Pati ba naman to? Amanda, hindi ko kayang bayaran niyan. May binabayaran pa tayong bahay. Eh kasi naman, kung noon pa lang, tinanggap mo na yung promotion na yan at hindi mo inuna yung passion mo at pamamamalasakit mo doon sa mga estudyante mo, edi sana kaya natin bayaran yan kahit wala akong trabaho. Kung noon pa lang rin practical ka na, sana hindi ka nakakaroon ng problema na ganito. Amanda, ang problema sa'yo? Ha? Masyado ka maluho. Masyado mataas ang mga pangarap mo. Eh kasi naman sa'yo na walang pangarap. Once may pasa natin to sa korte, in 1 to 2 years, magiging ganap na na Alcantara si Lizelle. May legal na na tagapagmana si Mr. Alcantara. Amanda, yun ba talaga tingin mo sa akin? Ha? Alam mo, hindi dahil kontento ko sa simpleng pamumuhay. Wala akong pangarap. Alam ko kung anong priorities ko. At di kasama dyan yung lupa na yan at yung kotse. Those are just material things! Those are not just material things, Chad! Yung pinaghirapan ko. Pinaglaanan ko ng oras ko sa trabaho so that you and Z will be comfortable. Pero oo nga. How could you understand that? Ay, puro passion mo lang naman ang iniisip mo.
Eh, di naman tayo kayang pakainin ang passion mo! Pinaghirapan ko to. Here is a rough list of what your father here is putting under your name. Etong bahay na to, dalawa sa kanyang buildings, several lots and condos. Magkakaroon ka rin ng shares sa Nuevo Rio. Pwedeng hindi ka na magtrabaho. Tay, parang sobrang dami naman po nito. Sino pa ang magmamana ng mga pinaghirapan ko? Yeah.